guys! Kamusta? For today's vlog, isamahan nyo kami sa aming paglalakbay papuntang Mindoro. Medyo matagal na nga itong vlog na ito. Gayunpaman ay samahan nyo kami i-share sa inyo ang mga naganap sa pagmata namin sa Mindoro. Ito ang aming tricycle, yung aming naisipang dalhin papunta sa Batangas, pero para naman hindi rin ako masyadong mahirapan sa pagbitbit ng mga bag sa buong biyahe. Iiwan nga lang din pala namin itong tricycle namin sa pier, at kapag nga ito'y dinala pa namin sa Mindoro ay dagdag pa ng pamasahe. Bago nga kami makarating sa pier ay dumaan nga muna kami dito sa drugstore para bumili ng Bonamine. At isa nga sa amin ni Marlon ay mahiluhin sa biyahe. Hulaan nyo na nga lang kung sino sa amin yun. At pagkarating nga namin sa pier ay pinarada nga muna namin yung aming tricycle at naglakad na nga kami papuntang terminal. Ang nakarating na nga kami ng terminal ay sakto mag-onboarding na nga yung isang barko, kaya naman nagdali-daling nga kami bumili ng ticket at puti naman nakaabot pa kami. Nang bumiyahe nga kami papuntang Mindoro ay katatapos nga lang ng bagyo at kariresume nga lang ng biyahe ng barko. Kaya naman ang nalaman nga namin na may biyahe na ng barko ay hindi na nga rin kami nagpatumpik-tumpik pa at nagbiyahe na nga din kami ni Marlon na plano nga naman talaga namin pumuntang Mindoro at sayang din yung kanyang nilive. Nang mga araw nga ito ay wala na nga bagyo at wala na rin typhoon signal ang Batangas at pwede na nga rin bumiyahe ang mga barko, subalit ang alon nga dito sa may Pantalan ay sobrang lakas pa. Pero kahit nga ganun ay marami pa nga rin kami nakasabay ng mga pasahero na paluwas papuntang Mindoro. Ang biyahe nga papuntang Batangas to Mindoro ay inaabot ng 2 oras, pero depende pa rin sa iyong sasakyang barko. Pero kapag mga malalaking barko ay mahina na nga ang 2 oras, kaya ikaw nang bahalang mag-isip ng iyong mga gagawin para hindi ka nga mainip sa biyahe. Pwede ka magmuni-muni habang pinagmamasdan ang lawak ng karagatan at kagandahan nito, at kung gusto mo naman ay matulog ka buong biyahe mo. Pagkatapos nga namin pagmasdan ng karagatan sa labas ay pumasok na nga kami sa loob ni Marlon at nakilig na nga lang kami ng music. Nanood nga din pala kami ng palabas sa kanyang cellphone. At para hindi nga kami mainip sa biyahe, nagpabili na nga rin pala ako sa kanya ng money para may mangungot-kot kami habang nanonood. At kapag nga natanaw na natin at nadaanan na natin itong mga islang ito, ay senyalis na malapit na tayo sa Mindoro. Sa Pantalan nga lang ng Batangas, malakas ang alon at pagdating nga natin sa kalagitnaan ng karagatan ay okay na ang alon. At lalong-lalo na pagdating natin dito sa Mindoro ay kalmang-kalma na nga ang dagat. At ilang minuto pa ay nandito na nga tayo sa Pantalan ng Calapan. Pagkababa nga namin ng barko ay sumakay nga kami ng tricycle papunta sa may Centro Mall. At dun sa may Centro Mall ay sasakay pa rin kami ng tricycle papunta sa bahay ng aking biyanan. At dahil nandito na nga rin pala kami sa Centro Mall ay naggrocery na nga rin pala kami ng aming pang-ulam para mamayang hapon at bumili ng pasalubong para sa mga bata. At pagdating nga pala namin sa bahay ay naghain na nga pala si Inay ng aming pananghalian. Gulay na laing nga pala at pritong tilapia ang aming pagkain. At fast forward na nga kay nahapunan ay nagluto nga pala si Marlon ng nilaga para sa aming hapunan. Huwebes nga ng araw nito at bago nga matapos ang araw na ito ay sasamba muna kami sa kapilya. At saan nga kami maparoon na hindi nga namin nakakalimutan ang magpasalamat sa Ama sa mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw at sa kanyang pag-iingat sa aming paglalakbay. So yun lang muna for today's video. Maraming salamat at huwag mong kalimutan mag-follow para updated ka sa aming next video. Bye!